Welcome back sa Tagalog Drama Recap. Sa video na ito, ipapaliwanag ko ang isang action at thriller film na pinamagatang Kung Fu Jungle na ipinalabas noong 2014. Spoilers ahead, watch out and take care. Nagsimula ang pelikula sa isang lalaking nagngangalang Hahomo na talagang mahusay sa martial arts. Napadpad siya sa istasyon ng pulisya dahil hindi sinasadyang nakapatay siya ng isang tao habang nakikipaglaban. Kahit hindi niya sinasadya, ipinakulong pa rin siya. Fast forward sa 3 taon sa hinaharap, at nakita natin ang babaeng pulis na ito na pinangalan ng Luke Yuan-sun. Iniimbestigahan niya ang isang aksidente kung saan pinatay ang isang driver ng truck sa isang tulay. Ang mga taong nagtatrabaho para sa kanya ay nagsabi na mayroong droga sa truck. Nakahanap din siya ng baril malapit sa truck, ngunit narito ang kakaibang bahagi. Ang driver ng truck ay hindi namatay sa pagbangga. Marami siyang tama sa katawan na parang binugbog gamit ang mga kamay. Samantala, si Haho ay nasa bilangguan, tinutulungan ang kanyang kaibigan na sumasakit ang kanyang kamay. Ang ilang iba pang mga bilanggo ay nagpapakita at nagsimulang magdulot ng gulo. Nang maglaon, habang nanonood ng TV, nakakita si Haho ng balita tungkol sa pagbangga ng truck at nakilala ang pangalan ng driver. Nataranta siya kaya gusto niyang tawagan ang kanyang asawa, ngunit hindi siya pinayagan ng mga gwardiya ng bilangguan na talagang nakakadismaya. Kaya't nagpa siya siyang gumawa ng isa pang paraan at hiniling na makipagkita kay Inspector Luke, ngunit iniisip nila na kakaiba ito kaya tinanggihan siya. Gayunpaman ay hindi sumuko si Haho, nagsimula siya ng kaguluhan sa loob ng bilangguan kasama ang mga bilanggo. Isa-isa niyang pinabagsak ang mga ito na nagdulot ng malaking gulo. Pumasok ang mga gwardiya at dinala si Haho para tanungin. Gusto lang pala talaga niyang makausap si Inspector Luke kaya paulit-ulit niya itong tinatawag. Makalipas ang ilang araw, binisita ni Inspector Luke si Haho sa bilangguan. Nagsimulang magsalita si Haho tungkol sa tao na namatay sa kamakailang pagbangga ng truck. Sinabi niya kay Inspector Luke na ang driver ng truck ay dating propesyonal na boksingero. Sinabi ni Haho na kung sino ang nagpatumba sa boksingero na iyon ay siguradong alam ang kanyang ginagawa, at ginawa nila ito ng walang anumang armas. Kaya siguradong magaling talaga sa martial arts ang gumawa nito. Sinabi ni Haho na makakatulong siya sa paglutas ng kaso, ngunit gusto niyang makalaya kapag nagawa na ito, ngunit tulad ng inaasahan, tinanggihan ni Inspector Luke ang kanyang panukala. Ngayon ay ipinakita sa atin ang isang lalaki sa isang museo, na si Tom. Siya ay naguukit ng isang malaking estatwa ng bungo. Si Tom ay isang dating nangungunang eksperto sa kung fu na may napakalakas na mga sipa, pero ngayon ay nakatuon siya sa sining, hindi sa pakikipaglaban. Habang nagtatrabaho siya, isang lalaking nagngangalang Fu Newsaw ang nagpakita at hinamon siyang makipaglaban. Sinabihan siya ni Tom na umalis at huwag pakialaman ang kanyang estatwa ng bungo, ngunit hindi nakinig si Fu at tinapakan ang bungo. Iyon ay talagang nagpagalit kay Tom, at pumayag siyang labanan si Fu, ngunit si Fu ay masyadong mabilis para sa kanya at binugbog siya ng husto. Nakalulungkot, namatay si Tom doon mismo sa museo. Ang layunin ni Fu ay patayin ang lahat ng Kung Fu Masters sa bansa. 2 beses na niya itong nagawa. Una ang driver ng truck, pagkatapos ay si Tom, at ngayon ay nagpaplano siyang hanapin at talunin ang lahat ng mga Kung Fu Master. Kinabukasan, nabalitaan ng inspector na si Luke ang tungkol sa pagpatay kay Tom. Alam niyang konektado ito sa pagkamatay ng tsuper ng truck, kaya bumalik siya sa kulungan at tinanong si Haho tungkol sa kanyang panukala. Isang umaga, pinalabas si Haho sa bilangguan at nakipagkita kay Inspector Luke. Tinanong niya siya tungkol sa kinaroroonan ng salarin at kung sino ang susunod na target. Sa ibang lugar, nariyan ang lalaking ito, na si Wong Cheat, na nagpapatakbo ng grocery store, at pinuntahan siya ni Fun. Si Wong Cheat ay talagang mahusay sa kung fu at alam kung paano ilak ang mga tao sa kanyang mga galaw. Nagsimula silang maglaban at pareho silang mga bihasang manlalaban, ngunit nagtagumpay si Fun at itinapon si Wong sa labas ng kanyang apartment. Malakas ang pagkahulog ni Wong, at namatay siya nang tumama siya sa isang matigas na istruktura malapit sa kanyang lugar. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Haho at Inspector Luke sa pinangyarihan ng krimen. Nakalulungkot, huli na sila dahil si Wong ay patay na. Ngunit ang pumatay ay nag-iwan ng isang bakal na inukit na tila isang ibon, na tila isang hudyat kung sino ang gumawa nito. Tiningnan nila ang bugbog na katawan ni Wong, at nakita ni Haho ang isang lalaki na nanonood sa kanila mula sa kabilang gusali, at ito ay walang iba kundi si Fun. Sinubukan ni Haho na habulin siya, ngunit nakatakas si Fun. Maya-maya, umuwi si Haho para makita ang kanyang asawa na si Xin Ying.
mayroon din siyang kung fu school na maraming estudyante. Doon, nakahanap siya ng souvenir na isang ukit ng ibon tulad ng iniwan ni Fon sa pinangyarihan ng krimen. Naguguluhan si Ha-Ho kung paano ito napunta doon. Sinabi sa kanya ni Sin na ilang buwan na ang nakalilipas, may isang lalaking hindi niya kilala ang dumating na naghahanap kay Ha-Ho. Dahil wala si Ha-Ho, iniwan ng lalaki ang bagay na inukit, sinabing para ito kay Ha-Ho. Inilarawan ni Sin ang lalaki na humigit kumulang 30 taong gulang at lumpo kung maglakad. Na-curious si Ha-Ho at gustong malaman kung ano ang ibig sabihin nito. Iminungkahi ni Sin na pumunta sila sa isang taong nakakaalam tungkol sa kasaysayan ng kung fu sa bansa. Isang hapon, pumunta si Ha-Ho at Sin kay Fok Ming na maraming alam tungkol sa mga simbolo ng martial arts. Sinabi ni Ming sa kanila na ang inukit na ibon ay tinatawag na Eve Swallow. Noong araw, nakikipagkumpitensya ang mga kung fu master sa Beijing. Ang mga natatalo ay nakakatanggap ng simbolo ng Eve Swallow. Tinanong ni Ming si Ha-Ho kung bakit siya interesado sa inukit na bagay. Ipinaliwanag ni Ha-Ho na may isang serial killer ang nagiiwan ng parehong simbolo pagkatapos ng bawat pagpatay. Sinabi rin niya sa kanya na ang pumatay ay may pinsala sa paa. Sa kasamaang palad, si Ming ay walang karagdagang impormasyon tungkol sa serial killer. Nang paalis na si Ha-Ho at Sin, tinawag sila ng isang kaibigan ni Ming na nakarinig ng kanilang pag-uusap. Baka daw kilala niya ang serial killer na sinasabi nila. 6 na taon na ang nakalilipas, hinamon siya ng isang lalaki na may kakaibang pangalan. Siya ay walang iba kundi si Fon Yusao, kung saan siya ay natalo at binigyan ng parehong ukit. Nakatira si Fon kasama ang kanyang asawa sa Soy Kwai Lane. Nang marinig ito ni Ha-Ho, nakipag-ugnayan siya kay Inspector Luke at sinabihan siyang makipagkita sa kanila sa Soy Kwai Lane. Nakarating sila sa lugar ni Fon, ngunit nang maghanap si Inspector Luke at ang kanyang koponan, nalaman nilang umalis si Fon at ang kanyang asawa. Sinabi ng may-ari ng bahay na may cancer ang asawa ni Fon, ngunit masyadong abala si Fon sa kung fu para alagaan siya. Umalis sila papuntang Hong Kong para magtrabaho. Habang kausap ni Inspector Luke ang may-ari ng bahay, ipinaalam sa kanya ng isa sa mga miyembro ng kanyang team na kasalukuyang nasa Hong Kong si Fon. Nalaman din nilang nasa mental hospital si Fon 6 na taon na ang nakararaan. Sa ngayon, dumating si Fon sa set ng pelikula, ngunit pinapaalis siya dahil sa gulo. Nagalit siya at kumuha ng espada, sinaksak ang isa sa mga artista. Hinahanap pala niya ang isang lalaking nagngangalang Hang Yip. Si Hang ay isang swordsman na isa na ngayong artista. Hinamon ni Fon si Hang sa harap ng lahat sa set para patunayan kung sino ang mas magaling. Pumayag naman si Hang at nagsimula na silang maglaban. Noong una, tinamaan ni Hang si Fon gamit ang kanyang espada. Ngunit nagawa ni Fon na ibalik ang mga bagay at pinatay si Hang gamit ang isang maliit na cutter blade. Pagkaraan ng ilang sandali, ang isa sa mga miyembro ng team ni Inspector Luke ay nakatanggap ng tawag mula sa isang misteryosong tao na gustong makausap si Ha-Ho. Ito pala ay si Fon, at hinahamon niya si Ha-Ho na makipaglaban. Nasubaybayan ang tawag at nalaman ng pulisya kung nasaan si Fon. Ipinadala ni Inspector Luke ang kanyang koponan upang arestuhin siya, ngunit nakatakas si Fon bago sila makarating doon. Nakipagpulong si Inspector Luke sa kanyang team para talakayin kung ano ang susunod na gagawin. Nalaman nila na ang tunay na pangalan ni Fon ay Hoisang at siya ay labas-pasok ng Hong Kong. Natuklasan nila na may bahay ang kanyang lola sa Teo Village kaya iniisip nila na baka doon siya nagtatago. Tumungo si Inspector Luke sa Taeho Village para bantayan ang mga bagay-bagay. Isinara nila ang isang lugar at nag-set up ng mga kamera para sa oras na dumating si Fon sa bahay ng kanyang lola, mahuhuli siya ng mga pulis. Mukhang gumagana ang plano, nahuli ng mga kamera si Fon na dumarating sa bahay ng kanyang lola sakay ng bangka. Naghahanda na ang mga pulis, ngunit nalaman ni Fon na may panganib na naghihintay sa kanya. Inikat niya ang bangka at tila siya ay nawala. Nag-alala si Inspector Luke, sinabi niya sa kanyang koponan na hanapin si Fon kahit anuman ang mangyari. Biglang may tumawag, at sinabi ng police headquarter na kailangang arestuhin ni Inspector Luke si Ha-Ho. Nakita sa CCTV footage ang pagbisita ni Fon kay Ha-Ho sa bilangguan. Iniisip ng hepe ng pulisya na magkaibigan si Ha-Ho at Fon at sila ang nasa likod ng lahat ng problemang ito. Sinabihan ni Inspector Luke ang kanyang team na arestuhin si Ha-Ho sa istasyon ng pulis, ngunit mabilis na hinawakan ni Ha-Ho ang kanyang kamay at tumakbo para puntahan ang kanyang asawa na si Sin. Kasabay nito, narating ni Fon ang kinaroroonan ni Sin at nagkita ang dalawa. Sinubukan ni Sin na makipag-usap sa kanya, sinabihan siyang itigil ang pagpatay, ngunit hindi si Fon ang tipong makikinig sa kanya.
Siya ay isang mapanganib na tao na handang pumatay ng mga inosenteng tao at iyon mismo ang ginawa niya. Hindi nagtagal, nakauwi si Haho at nadatnan si Sin na sugatan at nakahandusay sa sahig. Samantala, sinusubukan ni Fon na tumakas mula sa mga pulis. Ilang beses niyang naiwasan ang mga pulis at nakarating sa kanyang bangka sa tabi ng ilog. Mabilis siyang lumayo, ngunit patuloy siyang hinahabol ng mga pulis at pinagbabaril mula sa likuran. Pakiramdam ni Fon ay napapalibutan siya kaya bigla niyang inikat ang kanyang bangka. Sinubukan niyang banggain ang bangka ng mga pulis. Sa kabutihang palad, ang mga pulis sa bangka ay nakatalon sa tamang oras upang iligtas ang kanilang sarili. Habang dinadala si Sin sa ospital ng ambulansya, tinawag ni Ho si Inspector Luke mula sa malayo at ipinaliwanag kung bakit siya binisita ni Fon sa bilangguan ilang buwan na ang nakalipas. Gusto ni Fon na labanan si Haho at nagbanta pa na sasaktan si Sin kapag hindi pumayag si Haho. Kaya hiniling ni Haho kay Inspector Luke na siguruhing ligtas si Sin habang hinaharap niya ang hamon ni Fon. Pagkalipas ng ilang linggo, lumabas si Fon sa isang port na handang labanan ang isang Kung Fu Master na eksperto sa internal power techniques. Ang Kung Fu Master na ito ay nagtatrabaho bilang driver ng truck. Nang makarating si Fon sa truck, lumabas si Haho sa halip at hinamon si Fon, kasabay ng pagtawag ng driver ng truck kay Inspector Luke para humingi ng tulong. Sa gitna mismo ng kalsada, nagsimulang maglaban si Haho at Fon. Noong una, nagpupumiglas si Haho sa mga pag-atake ni Fon, ngunit sinipa niya si Fon at muntik na siyang mabundol ng truck. Iniligtas siya ni Haho sa huling sandali. Patuloy silang naglaban at sa pagkakataong ito, paulit-ulit na tinamaan ni Haho si Fon. Sa bandang huli ay nagmakaawa si Fon kay Haho, ngunit iyon ay isang pagkukunwari lamang. Bigla niyang sinunggaban si Haho nang siya ay magambala. Nakalulungkot, pareho silang nabangga ng humaharurot na truck at lumipad si Haho sa gilid ng kalsada. Halatang hindi na niya kayang lumaban ngunit nakita niyang papalapit si Fon. Napagtanto ni Fon na si Haho ang pinakamabigat na kalaban na nakalaban niya. Naglabas ng inukit na eaveswallow si Fon para tapusin si Haho, ngunit sa sandaling iyon, nagpakita si Inspector Luke at tinutukan ng baril si Fon. Sinabihan niya si Fon na sumuko, ngunit sa halip, sinubukan ni Fon na atakihin si Inspector Luke. Pinagbabaril siya ng ilang beses at sa wakas ay nagawa niyang patayin ang serial killer na naging sanhi ng lahat ng kaguluhan na ito. Makalipas ang 3 buwan, nakakulong pa rin si Haho ngunit nakakuha siya ng malaking paggalang mula sa iba pang mga bilanggo. Pagkatapos, pumunta si Inspector Luke upang makita siya at binigyan siya ng ilang magandang balita, opisyal na siyang pinalaya. Sa pagtatapos ng pelikula, nakita natin si Haho na kinukuna ng larawan kasama si Sin at ang kanilang maliit na anak na lalaki. Kumuha rin siya ng mga larawan kasama ang lahat ng kanyang mga mag-aaral mula sa kanyang Kung Fu School at doon nagtatapos ang pelikula. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.